first professional fight on his 17th birthday. Down goes McKinney as a right hand followed by a left weight. Oh, and that right hand has frozen McKinney, and this is over. Huwag niyo akong kalimutan. Kahit wala na ako, nandito pa rin ako. In the Philippines, they love you when you win, but then they will leave you when you lose. Ito ang mga katagang masakit pakinggan, pero totoo, at galing mismo sa dating champion na si Luisito Espinosa. Huwag niyo akong kalimutan, kahit wala na ako, nandito pa rin ako. Bago nagkaroon ng Pac-Man o Filipino Flash, ay Luisito Lindol Espinosa muna ang palaging bukang bibig ng mga Pinoy kapag boxing ang pinag-uusapan. Champion of the world, Luisito Espinosa! Noong 1980s hanggang 90s, ay sikat na sikat ang pangalang Luisito Espinosa. Sa tindi nga naman kasi ng kanyang mga kamao, ay talagang napakaraming humanga. 1989, sinorpresa ng Manilenyo ang mundo ng boxing matapos niyang i-knockout sa unang round ang WBA World Bantamweight Champion na si Kaukor Galaxy sa mismong teritoryo pa nito sa Bangkok, Thailand. Ilang segundo pagkatapos ng palitan ng suntok ni Luisito at Galaxy ay bumagsak at nawalan ng malay ang Thai fighter. Dalawang beses niyang dinepensahan ang WBA Bantamweight title bago ito naagaw ni Israel Contreras. Pero makalipas ang apat na taon ay muli na naman siyang naging kampyon. At sa pagkakataong ito ay sa featherweight division naman. Tinalo ni Espinosa si Manuel Medina via unanimous decision para masungkit ang WBC World Featherweight title sa Korakuen Hall ng Tokyo, Japan. Dito mas lalong sumikat ang ating kababayan dahil magmula 1995 hanggang 1998 na hinawakan niya ang titulo ay tagumpay niya itong nadepensahan ng 7 beses, tig-isa sa Mexico at Japan, 3 dito sa Pilipinas at 2 naman sa Amerika. First professional fight on his 17th birthday. Down goes McKinney as a right hand followed by a left weight. Oh, and that right hand has frozen McKinney, and this is over. Matapos nga ang impresibong pangpitong pagdepensa ng ating pambato sa kanyang WBC title na ginanap sa Amerika, ay sinubukang ayusin ang mega showdown sa pagitan ni Prince Nassim Hamed at Luisito Espinosa, pero hindi ito natuloy dahil umiwas daw di umano ang superstar ng United Kingdom. Mukhang natakot ang Noy undefeated fighter at may hawak sa WBO World Featherweight title. 1999, napilitang magdepensa na lang ulit sa iba si Luisito at sa kasamaang palad ay naagaw na ni Cesar Soto ang corona sa isang dikit na desisyon. Itinuloy pa ni Espinosa ang kanyang karera hanggang 2005, pero sa mga panahong ito ay halos hindi na inaabangan ng mga Pinoy ang kanyang mga laban dahil may edad na at madalas nang matalo. Nagretiro siya sa record na 47 na panalo, 26 dito ay natapos via knockout at may 13 na talo. Bagamat tinitingala noong araw dahil sa tagal niyang naging world champion, bumagsak din ang karera ni Luisito. Bukod sa edad ay nagkaproblema din siya sa kanyang manager at promoter. Idagdag pa ang pakikipagdiborsyo ng kanyang asawa ay talaga namang napakasaklap ng sinapit ng dating kampyon. Tungkol naman sa kanyang ipon sa boxing, ayon mismo kay Luisito, eh wala raw. Matatanda ang December 6, 1997 sa pagdepensa ni Espinosa sa kanyang WBC featherweight title sa Coronadal, South Cotabato kontra kay Carlos Rios. Ang premyo dapat ni Luisito ay $150,000, pero hindi po ito naibigay ng buo. Halos $20,000 lang ang naiabot sa kanya
pagkatapos ng laban. Dahil nga siguro sa pangyayaring ito ay hindi na muling lumaban dito sa Pilipinas ang tinaguriang Lindol. Maraming mga boksingerong hindi binabayaran. Sana naman huwag na mangyari. Ang boxing event na iyon ay inorganisa ng yumaunang promoter na si Rod Nazario, matchmaker Lito Mondejar at dating South Cotabato governor na si Hilario de Pedro III. Noong 2015 lamang nagawang maipanalo ni Luisito ang kaso para makuha ang kulang na bayad sa kanya kasama na ang interest na aabot na sa 17 million pesos. Pero hindi nga lang natin alam kung ibinigay na rin sa wakas ang matagal na niyang inaantay na premyo. Noong 2017 kasi ay sinabi niyang hindi pa raw siya binabayaran kahit na pinaburan na siya ng korte noong 2015 pa. Kung sakaling araw na maibigay ang pera ay balak niyang magtayo ng isang boxing gym dito sa Pilipinas para magsanay ng mga professional boxers. Matapos iwanan ng katanyagan sa boxing ay napilitang pasukin ng ating kababayan ng kung ano-anong trabaho sa Amerika. Minsan tagahugas ng plato, tagagawa ng burger sa isang fast food chain, tagalinis at napakarami pang iba. Nang mawalan nga ng trabaho sa Amerika noong 2014 ay napilitan na siyang pumunta sa Hong Kong para doon na makipagsapalaran bilang isang boxing trainer. Sa ngayon ay lumipat na sa China ang dating kampyon para ipagpatuloy ang kanyang trabaho.